Magandang araw po. Kamusta po kayo? Welcome po sa Power Words. Kung saan po, pwede niyo pong kainin yung tinapay ng buhay sa pangaraw-araw. Ito po yung ating kalakasan, no? Source of strength para sa ating spiritual life, sa ating buhay spiritual. Kasi iniwala po ko na lahat po ng tanong ng tao, ang Bibili na lagi may sagot. Kaya nga, subukan natin sagutin ng isang napaka-intriguing question sa araw na to. Meron kasing nagtanong sa akin eh. Sabi niya sa akin, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Intriguing. Alam niyo, sabi ko sa kanya, eh, kung kaya mo panoorin na katabi yung nanay mo o yung anak mong babae, hindi ka na asiwa, eh, ikaw ba? Ano ba sa palagay mo? For you created my inmost being. You knit me together my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Alam niyo, sa sinapupunan pa lang ng ating ina, kinawa tayo ng Panginoon at sabi ko, fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, maingat kang ginawa, so amazingly, ang pagkakagawa sa iyo. Pag special ang bawat tao. So hindi ito tingin ko magiging design ng Diyos para mabuyin or ipabuhay lamang sa kasalanan. Ang isang likha na ginawa niya, special na tao, kagaya nating lahat. Pansin ko lang, sa lahat ng forbidden sexual acts, specifically mentioned in the Bible as sin, no? Pareha sila ng tema at content sa porn sites. Tingnan nyo. Homosexuality, sex with animals, incest, idolatry, fornication and sex outside of marriage, orgies, adultery, and even rape. Malungkot nga eh. The penalty for these sins, as stated in the Bible, hindi ako nagsabi, ay kamatayan or death. Sabi ni James sa chapter 1, verse 15, then after lust has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it gives birth to death. Sa ating salita, matapos nga na ipagbuntis, no, ang tawag ng laman, sigurado maanganak na ng kasalanan. At ang kasalanan na to, kapagka lumaki, sigurado, manganganak ng kamatayan. Napakagandang warning na sinulat ni James para sa ating lahat. Ang isa nakikita kasing problema sa panonood ng porn or sa pornography itself, it's like competing with a fantasy. No? It's a, parang like ka na ikapag-compete sa isang malaking pantasya. Kasi ang porn hindi totoo eh. It's a fantasy. It's not real. Sa totoo lang, alam mo tol, God wants our minds and hearts to be pure of sinful thoughts and feelings. Yan yung gusto ng Diyos. No? Ang ating isipan, ang ating puso, no? Maging pure. Walang sinful thoughts and feelings. Yan yung nais niya sana. Yan yung heavenly thoughts. He wants us to keep our focus on heavenly things and ignore the sins of the flesh that crave our attention. Alam niyo, when we view pornography and our attention is focused on lust and adultery, it is impossible to do the will of God. We cannot do the will of God. Kasi hindi pwedeng magsama ang puti at itim, hindi pwedeng magsama ang marumi at malinis, hindi pwedeng magsama ang holiness at the sinfulness. Sabi ni Paul, paalala niya sa mga taga-Romans, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayo basta-basta, sali na sali. Join and join kung ano yung uso. Hindi ibig sabihin, tama na yun. Tandaan niyo, pornography and lust, it destroys human relationships. Yep, maniwala kayo.
it dictates the satisfaction of your heart and only leaves you more wanting more. Yun ang problema, no? Baga, dahil ka maghahanap. Also, pornography, it will rob your joy and steals your heart. It leaves broken hearts and shattered marriages, broken and molested children, addicted adults, wicked and shamed teenagers. Sa totoo lang, God didn't intend for those things to attract our hearts. He wants us to hold true to His teachings and wants us to experience sex and love fully when we're married. Namo, sarap, masaya. Gawin mo yan kapag ka may wedding ring ka sa iyong daliri. Kaya nga, sa tanong na, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Ang tanong ko rin sa iyo, sa palagay, sino ba talagang in control? Ikaw ba o yung pinanonood mo? Sino ba talaga yung may tanikala? Sino ba talaga yung may chain? Alam nyo, good questions to ask yourself kung ikaw ay natitempt na manood ng pornography. Una, ask yourself, does the Bible prohibit it? Kanina, dami natin binanggit. Makakatulong sa iyon. Pinagbabawal ba talaga ng Biblia? Pangalawa, does it honor God? Sa palagay mo, napipris ba ang Panginoon? Pangatlo, what if Jesus returned habang nanonood ka ng porn? Would it cause a weaker Christian to stumble? Lalo ka na matagal na Kristiyano, meron kang din disciple. Sa palagay mo, pag niyaya mo ba siya na manood kayo dalawa, matutuwa ba siya? Mapibless ba siya? O may stumble siya? Well, tandaan mo. When in doubt, don't. Kaya sa tanong na, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Ikaw, ano sa palagay mo? Alam nyo, maganda sa Biblia, kapag meron kang tanong, meron siyang sagot. Ito po ang inyong tinapay ng buhay sa araw na to. Sana po mapagpulay-pulayan nyo, magamit nyo para sa kalakasan ng buhay spiritual ninyo. Yan po ang ating power words for this day. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Jeff. I hope to see you tomorrow. God bless you. Kita kids.